Ito. Tahan natin yung balita naman tungkol dito sa... Alam mo ha, ito medyo may nababasa ako. May nababasa akong mangyayari. Feeling ko lang naman ha. Feeling ko lang meron... Ito lang ang pakiramdam ko kasi di ba nagkagulo kuno yung issue patungkol dito sa COMELEC debate. Di ba merong hindi daw nagbayad, blah blah blah. So na-cancel, so na-reschedule, di ba? Oh, ito, papanoorin natin ha. Oh. Ni-reschedule ng COMELEC ang huling presidential at vice presidential debates na nakatakda na sana ngayong weekend. Tumalbog kasi ang mga checking nagkakahalaga ng 14 million pesos na pambayad sa balanse sa venue ng debate. Nasa frontline ng balita niyan si Greg Gregorio. Bukas at sa linggo na sanang huling tapatan ng presidential at vice presidential candidates para sa COMELEC town hall debates. Pero biglang nagka-problema. May utang pa kasing mahigit 14 million pesos ang debate organizer na Impact Hub Manila na siyang umahawak sa Vote Pilipinas na partner na COMELEC sa Philippine Plaza Holdings Incorporated na may-ari naman ng Sofitel Hotel sa Pasay City na siyang venue ng COMELEC debates. Mula yan sa higit 20 million pesos na kabuang kontrata ng limang COMELEC debates na nagsimula pa noong Marso. Nag-issue naman ng post-dated checks ng Impact Hub Manila para sa mga balanse. Pero ayon sa Philippine Plaza Holdings, tumalbog ang mga cheque. Nagpadala ng demand letter ang Philippine Plaza Holdings kay Impact Hub Manila CEO Celeste Rondario noong Miyerkules, April 20 para pabayaran ng balansing higit 14 million pesos kinabukasan ng alas 12 ng tanghali. Kung hindi mababayaran, hindi daw sila magbibigay ng serbisyo na nakasaad sa kontrata. Kasama sa serbisyo na yan, ang accommodations, banquet arrangements at technical services para sa debate. Natapos ang deadline nang hindi na ibigay ng Impact Hub Manila ang balansing hinihingi para sa venue. Dahil sa gusot na ito, ipinagpaliban na lang ng COMELEC ang debate at inurong ito sa April 30 at May 1. Paglilinaw ng komisyon, bagamat debate partner nila ang Impact Hub Manila, di raw sila kasama sa kontrata nito sa Philippine Plaza Holdings. Nalaman namin yung problema yan noong mga nakaraang araw lamang. Personal na pumunta dito yung representative ng Sofitel upang sabihin na may mga checking araw na nag-bounce. So syempre, ginawa namin ang lahat ng magagawa namin for the last two days para lang they can come up with a good plan so that maybe they can set aside their differences. Baka pwede na lang ituloy ito. But as of last night and as of this morning, unfortunately, ay mukhang wala pang tamang direksyon dun sa pag-aayos. Noong 2016 election debates, nakipag-partner sa mga media network ang COMELEC. Kaya ang tanong ng ilan, bakit nga ba pinili itong makipag-partner ngayong taon sa Impact Hub Manila? Grabe naman, ginagawan pa ng issue yun. Kasi tumalbog yung organizer, ha? Hindi ho yung COMELEC ang tumalbog ang cheque. Yung organizer ang tumalbog ang cheque doon sa Sofitel. Ngayon, itong Sofitel, parang sabi nila, hindi kami papayag nang hindi pa nababayaran yung una tapos itutuloy natin yung pangalawa. Nasa kontrata yan. So, ganun na nga nangyari. Tapos ngayon, ginagawan pa ng issue na kesyo bakit hindi ka sila nakipag-partner ang COMELEC sa media. Okay? Kasi nga, para patas, di ba? Para patas na walang certain media. Kasi kung hindi kasi how would you consider na paano mako-control yung mga questions and everything, di ba? Para hindi makulayan ng kahit na anong biases, mas magandang hindi na ho media ang humawak. So, eto na nga. Kaya nga dito pala makikita mo, ito isipin nyo maigi ah. Ang COMELEC, patas. Hindi ko maintindihan bakit hindi umaattend si The Junior. Patas naman po. Wala namang mediang involved. Ngayon na lang. Ngayon, ibibigay na nila sa KBP. It's because pumalpak yung organizer. Pero nung una, yung organizer ang nag-host noon. So, hindi yun bias. Doon palang patunay na kagad na ang hangarin ng COMELEC ay maayos. With the success kasi ng previous engagements,
wala kaming duda. So yun yung gauge namin na kaya nilang mag-mount. Iimbestigahan na ng COMELEC ang nangyaring aberya. Ang impact hub nila, wala pang sagot sa issue. Pero hindi na sila ang kukuning partner ng COMELEC sa April 30 at May 1 town hall debates. Sa halip, ang kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas o KBP na raw ang mga ngasiwa. Sa totoo lang, parang medyo alanganin dahil na very tight yung schedule. But sabi natin, pipilitin natin, sabi namin sa board, pipilitin natin kasi para sa bayan naman to. Humingi ng paumanhin ang COMELEC sa mga kandidato dahil sa nakansilang debate. Sa maikli na ng panahon na allowed ng mga kampanya, hindi pa namin nasabi kaagad na hindi matutuloy yung debates. Naintindihan po namin na naiset nyo na yan sa inyong kalendaryo. Pero tama nga kayo, ako nakaamoy na ako. Okay? Sa tingin ko, ito, linawin nun natin ha. Wala ho akong issue sa COMELEC. Maayos naman po yung sa tingin kong ginawa nila. Ang problema dito dun sa impact hub na yan, kung ano man yan, kung sino mang mga hinayupak yan. Kung bakit hindi kayo nakapagbayad na maayos, hindi ko alam kung bakit ha, hindi ko talaga alam. Napapag-isipan tuloy ng iba na parang sinasabotahe. Kasi nga, ngayon na may issue kay Robredo. Ang hinala ko nga, eto hinala ko lang naman ha, akin lamang itong opinion, maaaring mali, maaaring tama. Nakakaamoy ako eh, na hindi a-attend si Robredo. Kasi ang palusot, pwede na ngayong paging palusot. Kasi yung, yung mga ibang presidential candidate tulad ni Lacson at saka ni Pacquiao, parang sabi nilang hindi na sila a-attend because of the change of schedule. Eh, hirap na yung schedule ngayon. Feeling ko, yun din ang gagawin ni Robredo na hindi a-attend para hindi niya masagot si Yorme. Hindi siya... Kasi crucial itong... Itong pinaka-crucial na panahon, itong last 2 weeks na. Lalo na ito, debate na ito. Remember, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung almost... I think it was the last debate, yung sa News 5, sa TV5. Doon talaga humatak si Pangulong Duterte sa survey. So feeling ko, kesa madali pa siya ni Yorme, iiwas na. Para hindi na ma-damage ni Yorme. Kasi sa totoo lang, delikado ngayon dito si Robredo. Pag tinanong siya, totoo ba o hindi? Yes or no lang naman ang sagot eh. Diba? Eh iisipin nun, si The Junior nga umiiwas, wala namang masyadong epekto, so iiwas na rin siya. At gagawin dahilan na reschedule. Hindi kayang i-reschedule. Oh. Yan ang feeling ko mangyayari. Mukhang dadalihin si Isko sa pamamagitan at sasabihin, ay hindi kasi namin na-reschedule. Tinan mo! Ayan, at magsasalta niyan yung si Attorney Barry. Sabihin niya, hindi kasi may mga previous engagement na kami. Utot niyo. Huwag niyo sabihin hindi niyo kayang i-reschedule yan. Sabi niya, ano? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. If there's a will, there's a way. Yun lang kasimple ho yun. Oh. Kaya yung mga jowa ninyo, nasasabing busy ko. Wala nang apoy sa inyo yun. Kaya ganun. Oh.